Ang buhay ay parang sasakyan. Para umandar, kailangan may gasolina. Pero ang sasakyan, para umandar, kailangan din mayroong baterya. At sa baterya, meron pong dalawang side, meron dalawang pole. Meron pong negatibo, meron positibo. Totoo, ang buhay natin, napakaraming negatibo. Napakaraming mga masasamang karanasan. Negatibo sa ating financial na buhay, minsan panay kulang ang budget, kahirapan. Negatibo, minsan sa ating relasyon, sa bahay, sa ibang tao, merong nagagalit sa'yo, merong kang kinagagalitan. Minsan wala ka namang ginagawang masama, ginagawa kang masama. Pamilya kayo, minsan hindi kayo magkaintindihan. Negatibo, masamang karanasan. Ganyan din po sa ating pangangatawan, di po ba? Negatibo, tumatanda ka na, nagkakasakit ka na, nangihina ka na. At sa buong mundo, marami pa pong negatibo. Gutom, gera, away, politikal, walang kapayapaan. Totoo, marami pong negatibo. Pero sana tandaan natin na meron din positibo. Yan po yung buhay ng Diyos. Para ang buhay mo umandar, huwag mong pabayaan na manatili ka lang dun sa negatibo. Kailangan ikonekta mo ang buhay mong negatibo sa buhay na positibo, sa buhay ng Diyos na puno ng kabutihan, pagmamahal, liwanag at bendisyon. Kasi kung yan lang yung puro nating iniisip, masamang bagay, negatibong bagay, mauubos yung lakas natin, madidepress po tayo, susuko tayo. Pero tandaan natin, merong paraan. Gaano mang kasama ang iyong karanasan, ikonekta mo sa buhay ng Diyos. Anong paraan? Panalangin. At paano natin inuumpisa ng ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yan yung tanda na kinukonekta mo yung negatibo mong buhay sa positibong buhay ng Diyos. Sa tanda ng krus. Sa panalangin.